ating lahat. Mga kasama po natin ngayong umaga, si Police Senior Superintendent Ariel Andrade, ang Chief of Police ng Parañaque, at si Police Senior Superintendent Jomar D. Modiquillo, ang Chief of Police ng Las Piñas. Mauna po magpe-present si Sir Andrade. Sir. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Ako po si Police Senior Superintendent Ariel Leonor Andrade, ang kasalukuyang pong Chief of Police ng Parañaque City Police Station. Ang aking pong tanggapan ay matatagpuan po sa along Sukat Road, malapit po sa SM Sukat, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Pe-present ko po, ito po yung sequence ng aking presentation. Unang-una, tungkol po ito sa managing patrol o yung patrol 101 na ibinigay po sa atin ng GPNP na implement natin sa lahat ng station. So, ito po yung sequence ng aking presentation. Distribution of personnel, yung beats, yung mga interventions natin, kasama na po rito yung best practices na nakapaloob, yung pong lambat-sibat, at saka yung effect po nung pagda-download ng ating mga PO1 sa karsada at yung ating mga ilang accomplishment. Ang period covered po nito ay mula po nung aming kami po ay inatasa na ibaba lahat ng kapulisan natin, almost 95% sa karsada. Next slide please. Dati po, ang aming admin personnel ay almost 40 or 10%. Ngayon po, binawasan na po namin yung kalahati po, ibinaba na namin. So, 20 na lang po o 20 na lang po yung natira. Sa operation po, ganun din. Dati po, 154. Binawasan din po namin at ito po ay nilagay namin sa mga PCPs. So, nadagdagan po tayo. Ang aming pong ratio ngayon ay yung dati po na sinasabi natin na 10-90, yung 90 sa field, 10 sa office, o doing administrative job, pinawasan pa po natin yung 10, ginawa po natin 5. At yung nasa field, ginawa po natin 95%. So, ayan po, nadagdagan po tayo ng mga bits. Meron po akong 7 PCP sa Parañaque. So, nadagdagan po tayo ng bits from 70 naging 102. Next slide, please. Ito po yung mga intervention. Ito po yung mga prevalent crimes na nangyayari sa aking area of responsibility. Ito po yung mga tinatawag natin theft. Nandiyan na po yung mode of commission. At saka yung pong mga range of action o yung intervention yung ginagawa po namin. Next, please. Andiyan din po yung robbery. Kalimitan po yung akyat bahay since ang Parañaque po ay more than 150 subdivisions. Meron po tayong mga cases ng akyat bahay. Meron din pong hold up at saka snatching. Meron din pong carnapping. Next. Physical injuries and rape. Next, please. Ito po yung aming mga best practices o Plan Bandillo. Ito po yung pinaalalahanan natin yung ating mga kababayan, especially doon sa matataong lugar na sila po ay mag-ingat. Ina-announce po ito sa pamamagitan ng ating mga mobile patrol. Sila po ang nagsasabi niyan. Nagsasalita sila doon sa mobile na mag-ingat sa mga gamit natin habang naglalakad, especially sa areas ng convergence. Sa area ko po, sa Baclaran, ginagawa po natin yan. At saka doon po sa Southwest Terminal, malapit po sa Coastal Mall. Ano po ba ang naging epekto nung pong pagbaba ng mga PO1 sa karsada o dinagdagan natin? Naging accessible po yung ating mga pulis, siyempre doon sa community. Pangalawa, nakakausap na po nila yung mga pulis doon sa karsada. Mapapansin nyo po, sa Baclaran, dati po ay ang ilan lang pong pulis na naka-assign dyan, ngayon medyo nadagdagan na po. Bilang po niya, wala pang 10 ang dating naka-assign. Ngayon po, ginawa ko ng more than 50. So, kada kanto dyan, kada block, na-sectorize po namin yan, meron po tayong pulis na naka-assign. Faster response and feeling safer. Yun po ang talagang gusto natin mangyari, na yung mamamayan natin, dun po sa lugar ko nasasakupan, naging feeling
safe sila pagdating doon sa ano. Kung natatandaan nyo po, ito pong Baclaran area, isa po ito sa binigyan diin ng na ito po ay isa sa mga concern o focus area ito pong Baclaran. So yan po rin yung tinutukan natin sa ngayon po medyo gumanda po yung crime statistic dun po sa area ng Baclaran. Dati po tumatakbo po diyan ng mahigit 30 incidents a week. Dati po yun, dati. Pero ngayon po, maswerte na po tayo pagka nagkaroon po ng 10 sa loob ng isang linggo. Minsan po sa for the day, nasisiro po, wala pong incident. Kasi talagang tinututukan po natin. Next please. Ito po yung ilang mga accomplishments namin. Doon po sa binanggit ko. Ito lang po yung figured covered ay September lang po. September 1, pag mula po nung ibinaba namin yung aming mga PO1 at saka yung mga police inspector sa kalsada. Ayan po. So nagkaroon po kami ng crime clearance efficiency, medyo tumaas, 79.2. Ito po yung street crimes na sinasabi namin na nakapaloob dun sa aming Labat Sibat anti-criminality operations. Next please. Ito po yung statistics ng murder sa area ko. August 31 to September 6, weekly po yan, weekly. So makikita po natin na noong August 31 to September 6, dalawa po yung murder na nangyari, murder incident. Tapos po yung mga succeeding, naging isa po kada hanggang sa, nag-zero lang po kami noong October 5 to 11. Ang homicide po, medyo nagkakaroon din po ng pagtaas, pero bumaba po ng September 21 to September 27. At tumaas lang po ulit noong October 5 to October 11. Ngayon po, namimaintain na namin yung zero. Next slide please. Ito po yung statistic natin sa robbery. Kung pamapasin po natin, nagsimula po kami sa 2, August 31 to September 6. Tumaas po yan. Naging 6. Pero ang trending po naman ay medyo bumaba nitong last week ng September and then October hanggang bumaba po tayo ng ano, ng isa na lang yung robbery noong October 5 to 11. Ganun din po ang theft. So, nandun po ako sa 8 theft cases. Most of these theft cases happen in SM. Ito po ay shoplifting. Meron po akong tatlong SM. SM Bikutan, SM BF, SM Sukat, at SM Hypermart. So, bali, apat. Pero malalaki yung ano. So, isa rin po siya na nai-re-record sa amin kaya medyo tumataas po. Hindi po namin kasi kontrolado yung loob ng SM. Meron po silang sariling ano. Pero ganun pa man po ang ginawa ko para matulungan din po ang SM management. Nagtayo na po ako ng police assistance desk doon po sa ano, in coordination with the security managers ng kanilang ng SM. So meron na po akong naka-assign doon para at least magiging deterrent. Maging pa prevention din. Next. Sa carnapping po, meron akong isa nakalusot na October 19, presently under investigation po. At sa carnapping ng motorcycle, medyo meron din pong tumaas po ng noong September 21, naging dalawa po yung nawala noong week na yon, dalawang sunod. Pero base po dun sa ginawa naming operation dito, yung tinatawag naming Oplan Bulabog, na parte rin po nung Lambat Sibat, marami po kaming motorcycle na nakuha. Ito po ay yung mga nakukuha namin dito sa aming Oplan Bulabog, kinonover namin sa SPD, sa Southern Police District. Ang kinukuha po namin motor dito, yung mga walang documents, walang registration, na posible pong ginagamit sa masamang gawain. Next. So, yan lang po ang aking maipapresent. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I'm willing to answer po kung meron kayong
gusto itanong? Sir, ilan po yung ako yung naka-assign sa pangka? More than 50. Bali, 2 ships yun, 2 ships. More than 50 yan. Dati, sir? Dati, ang dumating po ako doon, mga 10 lang. 10. 24 hours na yun. Sir, anong usually na crime na nangyayari doon sa Baclaran? Noon sa Baclaran, madalas dyan salisi, robbery, snatching, tutukalawit, robbery hold up. Yan, yung mga crimes na yan. Sir, nalinis na ba yung mga yun? Yung mga maliit sa gilid ng prinsipahan? Actually, nung dumating ako doon, talagang medyo maraming maraming salasalabat yung halos hindi ka lang makadaan doon sa kalye ng Redemptorist. But nung dumating ako doon, ang instruction sa akin nung previous regional director namin, linisin mo yung Baclaran. So, ginawa ko, nilinis ko talaga, inalis namin lahat yung mga vendors. Hindi po malag si Barangay Hapis? Ano? Hindi po malag si Barangay Hapis? Hindi po siya nagreklamo. Hindi naman nagreklamo. Sinabi ko lang sa kanya na ito po ang instruction sa akin, linisin natin ito para lumuwag ang karsada, madaanan ng mga tao at madaanan ng mga sasakyan. Sir, magpapasko na, alam natin na tinutulong din yung Baclaran area, hindi lamang para sa lupa, kundi para mamilirik doon sa mga tiyanggit-tiyanggit doon kasi mura. Ano po yung ginagampanan natin? Tama po yun. Talagang dinadayo po yung Baclaran area, especially itong Christmas season. Marami pong namimili dyan, maraming dumadayo dyan. Subalit ang instruction po sa akin ng siyempre ng ating district director at saka po ng ating mayor, Edwin Olivares, na kailangan po ma-maintain natin yung karsada ng Redemptorist, yung Quirino na passable. Yung pong mga vendors na talagang lehitimo mga vendors na talagang dati na po nagtitinda doon sa kanya-kanyang pwesto, pababayaan po natin yun. Pero ito po ay kailangan i-regulate natin. Kino-coordinate ko na po yan, naka-coordinate na po namin yan sa barangay captains at saka yung pong task force na ginawa nila. Meron po kasing task force ang ating city government na siyang katulong din po na para mapangalagaan, maisaayos yung pong barangay Baclaran. Sir, may tatit kayo ng personnel doon? Yung personnel actually, complete. Marami na yon, kaya na yon. Ang sinama lang namin doon yung mga police multipliers at saka yung mga barangay tanod at saka yung task force para mapanatili yung kasi may mga vendors na talagang pasaway na hindi naman natin mababantayan talaga ng ganung kasidhi Sir, doon sa area niyo, matama 10 lang no per week ngayon, 30. More than 30. More than 30. Yeah. Price. Pero ngayon, nagsisiro na nga tayo dun sa Baclaran. Zero kasi incident. Wala yung tao kasi alam na kung parang clear na yung saan daanan, saan yung bibilihan. Ganun yung strategy natin. Actually, may kanya-kanya naman silang doon, pwesto na sa mga sasabi naman natin, yun yung mga taga-lihitimong taga ron na nagtitinda. Na talaga may mga permit, pinayagan ng local government. Hindi naman actually pwede sila mag-extend pero yung karsada hindi natin kailangan maging passable. Sa loob po sila, hindi sila pwede doon sa mismong main road. Doon sila sa side street. Kasi meron silang pwesto, naglalabas sila ng merchandise sa labas. Ganun. Side street lang sila ino-authorize. Sir, bago yung Pasko, hindas muna tayo. Pasok mo yata ang Loyola sa Manila Memorial Park. Paano sir, parang masyadong malaki yung dalawang yun, tapos ang dami pang mga kilala na nakalibing doon, including yung Aquinos. Meron na po bang umumiga ba augmentation or paano sir? Medyo malaki yung dalawang katabi pa. Tama, napakalaki nung Manila Memorial. Actually, meron na kaming preparasyon dyan. Mamayang hapon, magmi-meeting kami at paplansyahin na namin lahat ng preparasyon. Humingi na po ako ng augmentation pagdating po doon sa security doon sa loob at saka doon sa traffic, yung ating traffic management office ng City of Parañaque, sila po yung in charge sa traffic management at
ang nagiging problema po natin dyan talaga, yung mismo Sukat Road ay matraffic pagdating po ng araw ng undas. Sinaasahan po natin yan dahil po yung loob po ng Manila Memorial Park ay ang nakakapasok lang pong sasakyan doon ay mahigit 1,000. Pero po ang mga bisita na dumarating po doon, may 6,000 sasakyan. So, hindi ini-expect po natin na hindi po kakayanin i-accommodate yung pong more than 5,000 vehicle sa loob. So, ini-expect po natin na talagang medyo matraffic. Ganun pa man, nagkaroon po tayo ng, hindi naman po natin masabing traffic rerouting, kundi may advisory po tayo na yung mga hindi po pupunta doon sa cemetery, pwede po silang mag-divert. Ito po ay palalabas po ng ating CTPIO sa City Hall. Ito po ay ibibigay din sa media para malaman nyo kung ano yung rerouting na gagawin natin. At lahat po ng vehicle na walang business po doon, para dumaan, pwede po silang mag-divert doon po sa Barangay San Bali at saka doon po sa Lopez, papuntang BF, para tuloy-tuloy po sila, hindi na po sila maabala ng trapiko. Sir, kailan natin in-expect yung pagdagsa ng mga tao sa Ang pagdagsa po ng tao, ini-expect namin Webes, Biyernes, hanggang Linggo na po yan. So, hindi po holiday yung Monday. So, ini-expect po namin na dadagsa yung itong Friday, Saturday, and Sunday. So, siguro 4 na araw yan. So, marami pong marami pong sasakyan, marami pong mga VIP na pupunta, especially doon sa Manila Memorial. Alam naman po natin, maraming prominent families na bumibisita. Sa loob ng Manila Memorial at saka dito sa siguro ang estimate na may di-deploy namin doon mga 50. 50 personnel. Opo. Manila Memorial. Manila Memorial. Pero mga 50. 50 lang. Kasi po hindi natin lahat mailalagay din pulis natin doon kasi ang concentrate. Hindi lang po yung cemetery ang concentration natin. Sinabi ko kanina na 150, more than 150 subdivisions. Pag iniwanan po namin yon, wala na pong papatrol sa ano. Pero katulong po natin dyan yung sinasabi natin police multipliers. Hindi lang po kami ang papatrolya doon. Yung 50 na yon, may kasama po doon mga police multipliers natin. Sa loob may security guard, nandun po yung mga communication group, nandun po yung Red Cross, nandun po yung city health office namin. So marami pong tutulong sa amin. So kung tatanong nyo bakit ganun lang, hindi lang po sementeryo ang babantayan namin. Pati po yung mga subdivisions, yung mga other na trabaho natin, at saka yung pong Baklalan area, babantayan din po natin yon, at saka yung pong Southwest Terminal, yung pong malapit sa coastal. Siyempre ang role maintenance ng peace and order, ano? Oo, kaya nga dapat paalalahanan din po na pinaalalahanan ko rin po yung mga papasok doon sa different cemetery. Actually, meron po kaming hindi lang po dalawang cemetery, yung Loyola at saka yung Manila Memorial. Meron po pong dalawa. Yung pong Palanyag at saka yung pong Catholic Cemetery. So, hindi naman kalakihan kung ikukumpara po sa Manila Memorial at saka sa Loyola. Based doon po sa statistic natin, wala naman pong incident na naitala noong pong last year, for the past 2 years, wala pong naitala na insidente na masasabi natin na grabe doon sa loob. Yung security preparation sa memorial, factor din na yung vice-presidente doon bumibisita, di ba? Oo. Meron ng info kung kailan? Pumapasyal siya dyan, kaya lang walang hindi niya ina-announce kung ano. So bigla lang siya pupunta ron tapos ko-coordinate na lang sa amin. Pero automatic 'yon, we will provide appropriate security tsaka yung road security hanggang doon sa loob. Pero hindi siya sumasabay talaga doon sa napakarami, no? Kasi medyo 'yon. Sir, sa past, no, yung peak number po doon sa dalawang major memorial parks, ilan po? Maabot po ba ng millions? Kung ibabanggali doon sa 50 lang na police? Hindi naman sabay-sabay yung million na yun. Hindi naman, sir. Yung past? Yung for the past, sir. Yung anong oras, gabi,
Ilan? Yung pinakamarami? Ang pinakamarami doon yung gabi mismo. Yung 31. Ano? Yung October 31. Yung mismo. Tapos yung mismong tanghali hanggang gabi na rin. Nang 1. Ang figure? 500,000. More or less, mga 500,000. Oo. Pero hindi sabay-sabay lahat yun pupunta nun sa ano. Siyempre, may lumalabas, may pumapasok, may, di ba, yun yun. So, nagbabari yung ano. Pero yung ating ano, yung ating kapulisan naman, 24 hours yun, palitan sila. Two ships. So, ilan yung total personnel na hihingin yung augmentation sa SP? Ang hinihingi namin yan, usually, ano, isang platoon. Isang platoon for road security, especially dun sa pagbisita ng ating mga VIP. Mga 35. Yeah. Sir, kung 50 dun sa cemetery, dun sa Manila, Manila Memorial. Manila Memorial. Tapos parang iba tayo i-deploy doon sa mga magpapanol, sa mga subdivisions. Bakit? Anong fear natin? Hindi kasi, alam nyo naman, siyempre naiiwanan yung mga bahay doon sa different subdivisions na iniiwanan na lang ng mga may-ari, di ba? Most of the incident na nangyayari dyan, naakyat bahay. Kasi isa yun sa mga nakita namin. Bakit tayo nakapag-concentrate lahat sa ano, sa sementeryo, tapos yung mga naiiwanan ng bahay ng mga kababayan natin doon sa different subdivision, wala nang papatrol. So, in coordination doon sa mga homeowners association, sinabi po namin yan na magpapatrol tayo kasama yung mga barangay tanod doon sa mga subdivision. Hindi lang lahat ay nasa sementeryo. So, you have more concern doon sa mga subdivision over doon sa mga sementeryo? Parehas lang. So, pinangangalagaan natin yung mga kababayan natin sa sementeryo. At the same time, pangalagaan din natin yung mga properties nila na may iwanan sa... Correct. Maraming umuwi sa probinsya. Ano yung efforts natin to secure naman yung mga houses na iiwan sa 150 subdivisions na within our AOR? Oo nga. Nakipag-coordinate na nga kami dito sa different homeowners association at saka doon sa mga barangay. Barangay BF, Barangay Don Bosco. Nandyan yung mga subdivisions na malalaki. Ano. Yung mga security guards nila, sinabihan na namin na dalasan nila yung ano, especially this coming undas, dalasan nila yung pagpapatrol. At the same time, yung aming mga mobile, doon din magpapatrol. Kasi hindi naman namin kayang i-cover ang laki ng area ng Paranaque para ma-cover namin lahat. At the same time, nakatutok din kami sa apat na cemetery sa area. Sir, kung owners, ano tips? May bagong tip ba ngayon dahil para kontra ang bahay? Yeah, oo. Sinasabi rin namin ito, yung huwag nilang iiwanan basta yung mga bahay nila nang meron silang may mga CCTV sila, tapos meron din silang yung kapitbahay nila bibili na nila, yung mga ganong bagay ano. Eh kasi yung ibang mga subdivision diyan basta na lang yung mga bahay iniiwanan na lang ni hindi man lang inahabilin sa mga kapitbahay nila. O kaya kung may makikita kayong ibang tao dyan, i-report nyo kagad sa security kasi may mga security din naman sila. So, yun, isa yun sa mga pinaalala namin. At the same time, dito sa Undas, pagpasok sa sementeryo, meron na rin kaming ilalagay doon na mahigpit na ipinagbabawal yung pagpapasok ng mga matutulis o matatalas na bagay, yung mga maiingay, kagaya ng mga loudspeaker, ano? Yung mga alak, ano pa, yung mga baraha, ano, mga gitara, ano gano'n, pinagbabawal na. Sir, last year, same period, itong same na occasion, mayroon ba tayong naitala na akyat bahay? Same period, mayroon tayong naitala, siguro mga, ang naano ko na, if I'm November, isa lang. Dito sa parte ng area ng Don Bosco, yung Better Living, merong isa doon. Pero hindi mismo before Undas. Kasi 1 week before, umalis na sila. Iniwanan nila yung bahay nila na wala naman. Ano. A week before. Pero hindi mismo yung araw ng
ng Ondas at saka yung 31-1 hanggang 2. So, ngayon target zero? Eh, dapat zero. Ayun nga yung inano namin na para mapagtuunan din namin, hindi lang yung sementeryo. Kasi yun ang naging concern nga namin. Naiwanan yung ano, hindi pala kaya ng mga security guard lang. So, in-augment namin sila together with Barangay Tanods. Sir, how about yung pickpocket sa sementeryo? Kasi hindi mga tao. Mataas ba yung cases usually? Actually, yung pandurukot dun sa cemetery, negative tayo. Merong isang report na nasa Lisiya, pumasok sa CR, inilagay yung gamit dun sa ano, pagtingin niya, nawala na. So, sa Lisiya? Yeah, sa Lisiya. Sa CR. CR. CR ng, yun ang report is. Babae sa amin. CR ng, hindi ko wala ko, CR ng babae yun, lalaki, pero isang nasa Lisiyan. So, sir, explain na natin na maraming gagalang sa Lisiyan sa mga cemetery. Oo, pwede yan. Kasi titingnan nila dyan kung sino yung medyo nag-relax dun sa ano. Yung opportunity, ang anihin nila dyan. Pag may opportunity, makita nila, walang ano, may pagkakataon sila, gagawin nila yon. Pero yon nahuli naman yon, nahuli. Kasi nakapagsumbong kagad dun sa mga barangay at saka dun sa pulis na nagpapatrol. Thank you. Thank you very much. Makasama po natin si Police Senior Superintendent Gemar Montiquillo ang to our dedicated personnel from the PIO, particularly to the Chief PIO, Chief Superintendent Wilbin Mayor, to our friends from the media, officers, non-officers, ladies and gentlemen, good morning. I'm Senior Superintendent Chemar Delgado Mudiquillo, the officer in charge of Las Piñas City Police Station. And the sequence of my briefing is as follows. One, the Las Piñas City Police Station profile. Two, the best practices that we have. Three, the significant accomplishment. Four, top most wanted person. And five, this refers to our crime stat covering the period from January up to date. To start with, Las Piñas City is actually, the total number of population there is 597,334 inhabitants with a total land area of 41.54 square kilometers. Las Piñas City has 20 barangays divided into two districts, the first district and the second district, with one congressman in the person of Congressman Mark Villar. Next slide. As we all note that during the assumption of our very own Chief PNP, Director General Ricardo Marquez, who immediately implemented the so-called Patrol 101 and the 595 deployments, wherein majority of our personnel in the station headquarters were being dispatched, assigned to the field, particularly to the streets. Kasi yun po ang focus po ng ating Chief Philippine National Police to see policemen in the streets. We have also 8 police community precinct in Las Piñas City. These are actually divided into 4 sectors, which are yung tinatawag natin ng mga line beat areas nila. They are also been augmented by 1 or 2 mobile cars. And at the same time, Las Piñas City is deploying our special reaction unit. So as with our
tactical motorized reaction unit in the different crime-prone areas to the different places of convergence. Sa Las Piñas din, binibigyan din natin ng diin yung sinasabi nating checkpoints because Las Piñas is actually bounded by Cavite, Muntinlupa, and Parañaque. So, yun yung mga tinatawag natin ng mga entrance and exits. So, meron tayong mga, kung meron tayong mga monitored incidents within, so, yun na yung mga choke points natin. Now, the station, in order to have the station yung tinatawag nating paglaban sa mga anti-criminality operations natin, yung tinatawag nating crime preventions, we actually initiated two initiatives, yung tinatawag nating basic or best practices at that, yung tinatawag nating adapt a PCP. Yun yung bagay na kung saan yung mga officers natin in the stations were actually, in addition to their other duties, were dispatched, were designated as supervisors because sometimes they even have to do the things that the PCP commander is doing. Yun na yung binibigay nating direktiba sa kanila na kung saan minsan sila ang gumagawa ng sinasabi nating patrol pre-deployment briefing. Dahil yun po ang nakasaad doon sa ating patrol 101 at that prior to the dispatch, to the deployment of the different elements of the PCP commander should have to do the pre-deployment briefing. At ano ba yung tinatakil doon sa tinatawag na pre-deployment briefing? Those are the four aspects yung tinatawag nating PCR because what the CPNP intends ay para yung mga kapulisan natin ay makakahalubilo ng mga katauhan at yung mga tao doon sa kapaligiran ng mga line beat area nila. On intelligence matter, yun yung tinitake up din during the conduct of our pre-deployment briefing dahil doon binibigay natin sa mga beat patrollers natin yung mga warrant of arrest, yun yung mga instructions na kung saan sino yung mga profiling in short. Kailangan maipoprofile nila yung mga beat areas nila, sino yung mga taong mga siga-siga doon, sino yung mga target personalities natin doon. And third, yung sinasabi nating the beat patrollers should be an investigators also. We cannot deny na minsan sa isang lugar yung nasasakupan ng beat areas nila ay meron tayong mga tinatawag na mga insidente na kung saan during the pre-deployment briefing they are being advised to have a further investigation. Sila ngayon ang magkakandak na saan na ba itong suspect? Ano ba nangyari nitong insidente nito? Sila ngayon ang gagawa niyan. And fourth is yung tinatawag nating this should be operationally ready, no? Halimbawa, nagpapatrolya ka as beat patrollers at your presence or within your presence, meron nangyari, so you have to act doon kaagad. So, yun yung sinasabi natin na yung mga adapt PCP, yun yung isa sa mga best practices natin dahil doon sa punto na kita natin ngayon, meron ng inspector sa PCP itself, meron ng tinatawag na inspector sa station headquarters, then meron din tayong inspector sa district and even in NCRPO, meron din tayo. Kaya yun ang nakikita natin na kung saan yung mga tao natin ay napipilitan talagang mag-standby doon kung saan sila dapat. Now, dito sa ating pangalawang best practices na sinasabi, meron tayong tinatawag na 7-in-1. Ano ba itong tinatawag natin na 7-in-1 ugnayan? Actually, this is a simple dialogue with the community. Pero ang tinatawag natin kasi dito, yung during the conduct of the dialogue, PCR in Las Piñas City, top 7 speakers. Yung bagang mag-top sila ng meron tayong sa tinatawag na sa Anti-Vouse Act. Isa na yung mga next slide. Yan, Anti-Vouse. 2, sa Anti-Trafficking in Person. 3rd is Anti-Rape Law.
And yun, kailangan din nating ipaliwanag sa mga tao yan, documentation on arrested suspects, drug prevention, and the different types of modus operandi. And the last is the distribution of crime prevention tips, which is actually very important. Kasi kailangan maintindihan ng mga kasamaan natin sa barangay kung ano talaga ang mga dapat nilang gawin. So, doon sa mga sinasabi natin, sa paghihigpit natin sa ating mga ginagawa doon sa PC sa Las Piñas City, na kung saan napansin natin ang decrease ng crime incidents with the following significant accomplishment as shown in the screen. Las Piñas City were able to neutralize robbery hold up. Na encuentro nila yung isang hold upper na kung saan yung dalawang babae na pauwi na sana sa kanilang tahanan ay biglang dinaanan ng mga sinasabing hold upper na ito. Ngayon, yung emphasis natin dyan, dahil ang gusto nga ng ating mahal na pinuno ng Philippine National Police ay kumalat yung ating mga kapulisan in the streets. So, yun. Yung mga tao natin na nandun sa kalsada, yan ngayon ang napapansin nila kaagad. Kaya na-respondihan kaagad, na-encounter, na-neutralize, that resulted to their instantaneous death. Second is the alleged robbery, budol-budol. Yung nangyari, nung una, nung in-interview ko sila, nasabi ko nga sa kanila, ilang beses mo na ginawa yan? Sabi nila, sir, 3 times lang. Sabi ko, okay, ano ba talaga ang ano natin? So kinakausap natin. But then, as of now, until now, maraming biktima na lumulutang until it reached to 23 victims in different places in Laguna, in Cavite, and in other places. In Bicol even, meron. Kaya, sabi nga natin, hindi pala ito pangkaraniwan lang. Actually, yesterday, I asked them, kinakausap ko nga siya, sabi ka na, ano ba, do you have still any chances na magbago ka? Pero ang sabi niya, sir, hindi ko maipapangako. Ma'am? Wala siyang pinag-aralan. Pero magaling siya kasi nakakaloob. Yes, ma'am. Kasi ang sabi ko nga, how do you do that? Kasi parang that is their respective talents na kasi yan eh. Ang sabi nga natin, gumagastos din, ma'am, dahil in the ano doon na umuupa din sila ng mga sasakyan. Para meron silang services. So, itong robbery akyat bahay natin, actually that is the focus also of one of our PCP commanders, dahil marami talaga minsan mga tinatawag nating mga akyat bahay. Actually, itong akyat bahay suspects natin is a foreign national. Sabi ko nga, marunong din palang umakyat ng bahay ang mga foreigner. Oo. Parang Spanish. Oo. Then, sa murder, ito naman yung nahuli natin na yung sa murder incidents, ano? Itong sa violation of PD 1866. Actually, itong sa violation of PD 1866, yan yung binibigay natin ng utos talaga ng ating mga tauhan, dahil this fellow is one of the notorious members of Titit Carnapping Group, na kung saan yun yung mga inaano natin na kasalukuyan talagang nagnanakaw ng mga motorsiklo dyan sa atin sa Las Piñas and in other areas. Kasi accordingly, yung Titit Carnapping Group is actually operating in Cavite at binibinta dito sa atin sa Las Piñas. At yung mga inooperate naman nila dito sa Las Piñas is being disposed in Cavite. So, maswerte nga tayo at na-neutralize na natin yung isang miyembro niya. In violation of 6539, that's one also. And we have also significant arrest on top drug personalities as shown on the screen. Yan yung sa neutralization natin sa yung hold upper natin. Next slide. Yung budol-budol gang, yan. Yan mga yan. Kung makita natin yon, yun yung minsan nagkukunwari daw na Chinese daw siya na
Sabi nga natin, talagang ang tao talaga ay may mga tinatawag na talents talaga. Next slide. Yan yung mga kasama niya. Apat sila dyan. So, next slide. Ito yung tinatawag natin na foreign national. Yung isa, yun yung sa murder case. Next slide. Ito yung sinasabi natin na notorious member ng Titit Karnating Group, na kung saan malaking bagay po yan na nahuli po natin, baka sakaling mababawasan na yung mga motor napping incidents natin sa Las Piñas City. Ito namang isa, sa car napping naman yan, na neutralize din natin. Next slide. Ito naman yung mga accomplishment natin sa drug personalities in consonance doon sa mga tinatawag natin yung lambat sibat, no? Ito yung mga kasama doon sa... Meron kasi tayong mga ordinary apprehensions, pero meron din tayong mga tinatawag na focus talaga doon sa mga tinatawag natin na teen drug personalities. Next slide. Next slide. So dito naman sa ating 10 most wanted person, this is in line with the directive of our chief PNP to intensify police operation in Metro Manila through Uplan Lambat Sibat, no? Yung Uplan Lambat Sibat natin and crime strategy proactive police operation which resulted to the arrest of 5 wanted person and separate police operations. Ito yung mga nahuhuli natin na mga nakasakop sa 10 most wanted person. These numbers of anti-criminality operation were actually focused to get hold and prevent these spineless criminals to further damaging our communities, our families, and our lives. Actually, dito sa atin sa Las Piñas, sabi nga natin, yung mga bata nga natin, kagagaling lang din nila ng Bicol, to serve warrant of arrest to Juan Antonio Baguio, who is actually hiding for three years already. Next slide. On our crime statistics, as we can see, it clearly showed a significant decrease of crime incident from January to date. Kung makita po ninyo, medyo trending po ang ano natin. This is actually attributed doon sa focus natin ng Uplan Lambat Sibat, yung sa Patrol 101 natin, na kung saan dapat laging nakikita ang mga kapulisan natin sa kalsada, yung sinasabi nating mga best practices natin and the different strategies that Las Piñas City is actually implementing. Next slide. Next slide. Next slide. So, as for now, that would be all. Unless otherwise, you have queries from me. Questions? Ano na ang unang crime po sa Las Piñas? Ma'am? Ano po ang unang crime sa second? Sa atin po sa Las Piñas, kasi kung pagbabasihan po natin ang mga weekly crime trend natin, minsan meron tayong mga 4 incidents lang, 5 incidents in a week, na kung saan meron din tayong theft, minsan meron din tayong motor napping. Ano pa kayong mall? We have 3 SM SM Center, meron tayong SM South Mall and SM Hypermart. Meron din tayong Robinson, meron din tayong Pure Gold. Actually, Las Piñas City is continuously conducting dialogues with these malls. Noong pagdating ko dyan, because as you all know na ako dyan sa Las Piñas City is 3 months pa lang ako. So upon arrival doon natin sa Las Piñas, we immediately conducted dialogues kasi sabi nga natin, the clients of the different malls that we have in Las Piñas ay yun din yung mga kliyente din natin sa Las Piñas City. Kasi sabi nga natin, kung naisip ng mga kliyente ng mga different malls na they are safe in the mall, the more na ini-interest din natin na magiging sana safe din sila within Las Piñas City. Kasi kinikanina yung parang narin ko si mention na yung parang hindi na ma-contain yung theft within the mall. And then kayo pala may apat na mall and hindi naman ganun kalaki yung concern when it comes to theft dun sa area nyo. So you might parang be
sharing yung ginagawa ng strategy with the other, ano, diba? Ang ginagawa lang kasi natin dyan, ma'am, yung, kasi kung makikita po natin, you try to visit the different malls that we have here, even in Cubao, Quezon City. Kung makita nyo, meron pa tayong pasasalamin dyan sa labas. At minsan binibiro nga natin, oh, wala dyan yung weapons ko nandito sa loob. So, what is important actually is for them to understand kung ano baga talaga ang dapat nilang ginagawa. Kasi minsan, it's only a matter of parang psychological na lang eh. Which is actually, malaki din ang impact nun. So, ang sa atin lang doon na pinapaliwanag natin sa mga security guard, ano ba ang dapat nating i-check at ano ba ang dapat na koordinasyon natin kung sakaling may mga insidente na mangyari ito sa loob ng mall. So, yung force multipliers? Yes, ma'am. So, nag-ibang may away sa ano? Kanyang parang ang taso. Lagi nag-away. Ma'am? Nag-ibang may nag-away or ano? That is actually during January, February, March, April. Up to June. Yung isa, yung ano ba to, yung physical injury. Yan kasi, ma'am, yung physical injury natin ay kasama yan doon sa halimbawa. Meron tayong mga insidente na ang physical injury kasi kahit binaril mo, hindi namatay, that falls under physical injury. Hindi, ma'am. That falls under physical injury. Hindi, ma'am. Hindi naman. Sampalan lang yan, ma'am, siguro. Sir, parang yung sa rape case, sir, parang medyo hindi rin tayo mawawala na except doon sa January, February. Parang consistent din. Yung sa rape naman kasi, actually, I try to direct our WCPC kasi ang sabi nga natin, may mga we should have to understand sometimes situational. I've been there in Manila and I've been observing a lot of cases being filed by these young girls and even yung mga malalaki na which are not actually, kung titingnan natin, hindi naman talaga rape. Alam naman na yung ano natin. Siguro, yung sa mga kabataan talaga, whether it is consented or not, that falls under rape. Kasi nga, below ano naman sila. Minor. Oo, ma'am. So, itong sinasabi natin, not actually naman rape itong mga tawag. Sa nag-away lang. Hindi lang nagkaunawaan. Hindi lang siguro, ma'am, nagkaano. Ngayon, ang sabi nga natin, kasi one of my experience there in Manila before, na noong nag-file ang asawa niya for yung sa Bausi, nag-file. So, sabi ko nga sa asawa, kinausap ko siya, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ganon? So, there was actually history. So, sabi ko, why not na hindi na lang ninyo pag-uusapan yan? Kasi alam ninyo, yung filing of cases will trigger something. The more na ano na kayo eh. Kasi nagkakaroon na ng lamat. Sabi ko, ang importante kasi sa atin is bonding within the family. Actually, focus ako doon sa bonding talaga ng family. Ang ginagawa ng PN, ng police ng Las Piñas to promote yung ganitong understanding among you? Actually, ma'am, yun yung focus nga natin na we should have to get out and have a dialogue within the people, in the community. Kasi they should have to actually understand talaga what is really happening. Kasi ngayon nga yung sinasabi nga natin na para magkakaroon ng magandang usapan ang kapulisan at ang komunidad, dapat maintindihan. Kasi minsan, ma'am, nami-misinterpret ng mga tao natin sa barangay na minsan sinasabi lang, ano ba itong mga pulis natin, dinidribble-dribble tayo because they do not know the law. Yung bagang sinasabi natin na supposedly ang krimen na yan is intended for barangay, pero since hindi nila alam, pumupunta sila sa police station. Pero what I said to doon sa mga kapulisan natin, na if the complainant are already there, you act on it. Actionan na ninyo. Kasi ang sabi ko nga sa mga kapulisan natin, parang motivation na lang na, sabi ko, siguro naghahanap lang ng pogi yan. Puro pogi naman ang mga nasa Las Piñas. Siguro, ma'am. At yun, yung since November 1 na pumalapit na, ilan ang cemeteries sa inyo? Actually, ma'am, we have 3 cemeteries. Yung Golden Heaven, St. Joseph, and Manuyo. Yung pinakamalaki po natin dito, yung tinatawag natin Golden Heaven Cemetery. Will you be recommending
rerouting o yung kung paano sinabi ni sir na kung walang hindi pupunta, mag-divert na lang? Yes, actually, we give advice already to our traffic to as early as now give advisories kasi meron tayo na po doon no entry. So ang sabi ko nga sa kanya, as early as now, you post that no entry for the bypassers to know na dyan pala during 31 ay hindi na po pwedeng daanan at no entry na po yan. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Maraming salamat and congratulations to your new website. Wow! Website talaga.